kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Atin pong itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling sa banal na misang ito, lalong higit sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pangmagpakailanman, at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y walang sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan, ang hindi umabot sa gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginaway, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako,
nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang Poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yao kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala na lungkot, kapalit ay galak. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka Poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o Poon, ay di nagsasawa. Poon, sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang lahat po'y magsitayo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Maria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong piyesta ng Paskwa. At roon, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat, kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naaalaala ng ama na noong oras na iyo'y sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga pilgrims, welcome po sa parokya at pambansang Tambana ni Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga panalangin na itinataas ngayon sa tulong ni Padre Pio, mga pagkapasalamat, mga kahilingan, kagalingan sa mga karamdaman, mga special intention ng mga kabataan, ng mga nag-e-exam, nawa dinggin ang
Panginoong Diyos, ang mga biyayang inyong hinihiling sa pamagitan ni Padre Pio. Palakpakan natin Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, no? Sabi sa unang pagbasa, ang Diyos ay lilika ng bagong lupa at isang bagong langit, no? Ang Diyos ay, sabi niya, doon mawawala ng lahat kung anumang pinagdadaanan ninyo sa kasalukuyan. Mawawala na doon ang mga pananambitan, kaguluhan, kamatayan, kahirapan, lahat na pinagdadaanan ng tao sa ililikha ng isang bagong lupa, isang bagong langit, new heavens and new earth. Yan ang pangako ng Diyos. Pag ang Diyos ang nangako, nangyayari yan. Kaya kung ang tao ngayon, ikaw ay ramdam mo na andito ka sa mga maraming pinagdadaan ng ito. Kaguluhan, pananambitan, mga pagpanaw, no? Karamdaman, kahirapan, no? Kung naandito ka sa panahong ito at ikaw ay merong malalim na pagtitiwala sa pangako ng Diyos, hindi ka mananatili diyan. Darating ang bagong langit sa iyo, ang bagong lupa sa iyo. Hindi ka mananatiling ganyan, no? Ang kailangan lang ng tao, manampalataya, maniwala sa Diyos. Kaya sa lumang tipan, ang bayang Israel ay laging nakakaranas ng pagkawatak-watak, pagkabihag, no? Pagiging alipin, pagdurusa. Dahil ayaw nilang maniwala sa isang Diyos ng Israel. Pero dahil napakabuti ng Diyos at napaka, sabi ng sagana ang kanyang awa at pagmamahal sa kanila, hindi sila tinitigilan ng Diyos hanggat sila hindi naniniwala sa kanya. Hindi natigil ang Diyos sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Bibigyan tayo isang araw ng isang bagong langit at isang bagong lupa para sa atin. Ang kailangan lamang natin, matibay na pananampalataya at pananalig sa Panginoong Diyos. Kita ninyo sa mabuting balita na ating napakinggan, noong mga nakaraang araw, noong una, ikalawa, ikatlong linggo, ang mga pagbasa'y patungkol sa pagpapalalim ng ating pagdadasal, ng ating pag-aayuno, tungkol sa pagbabalik loob natin sa Panginoong Diyos. Ngayon, ang binibigyang tuon ni San Juan ay tungkol sa pagpapalalim ng pagtitiwala sa Diyos, lalo higit sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, ang mga tao, laging ang hinihiling ay palatandaan, sign. Laging hindi maniniwala sa himala kung walang kababalaghan. Hindi maniniwala kay Jesus kung wala siyang ginagawang himala at kababalaghan. Ganyan ang tao. At kahit marahil tayo ngayon, gusto lagi natin merong himala, merong kababalaghan gagawin para lang tayo'y maniwala. Dito po sa National Shrine, talagang ako po ang saksi sa mga nararanasan ng mga tao dito. Nakakapangilabot, nakakagulat. Talagang pag si Padre Pio ang gumalaw, katulad nung karanasan ng isang na nandun po sa likod, at si lumapit sa akin at siya'y nagpapasalamat sa Diyos at kay Padre Pio sapagkat siya'y kumaway lang. Kay Padre Pio, umalis na. Kabilang linggo, bumalik. Siya'y taga Cagayan. Father, salamat po.
at dininig ng Diyos ang mahabang panahon na ipinagdadasal ko, dito ko lang pala matatagpuan. Ang dami niyang mga pinuntahan kung saan-saan. Pero, lagi pa rin siyang, ang hinahanap niya ay mga palatandaan, mga sign sa kanyang buhay. Pero, nung siya'y manampalataya at maniwala sa Diyos, kahit isang kaway lang, sipin niyo yon, tinanggap niya yung mahabang panahon na kanyang hinihiling sa Diyos at siya'y bumalik at siya'y nagpasalamat. Faith, mga minamahal na mga kapatid, ang kailangan natin. Minsan mahabang panahon na kayong nagdadasal pero wala ka namang pananampalataya. Mahabang panahon kang humihiling ng kung ano-anong tanda pero mahina naman ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Yun pala'y nasa harapan mo na ang napakaraming biyaya pero ayaw mo pa rin maniwala. Katulad nung karanasan ng isang tao, nung siya'y maniwala at siya'y magpasalamat at siya'y kumaway sa Diyos, doon siya nakaranas ng kanyang mga biyayang kanyang matagal nang inihiling. Kaya mga minamahal, nawa ngayong panahong ito ng Kwaresma, kung nakaraang linggo ang pinapalalim sa atin ay pagdasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa, ngayon mula kay San Juan, ang gustong palalimin sa atin ay ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Si Jesus nagpagaling, sabi niya, doon sa humiling ng kagalingan sa kanya, umuwi ka na, ang anak mo'y magaling na. Dati si Jesus lalapitan, papatungan ng kamay, pero habang siya'y naglalakad, siya'y naniwala, gumaling ang kanyang anak. Mga minamahal, nawa, gumawa tayo ng paraan para tayo lumalim sa ating pananampalataya. Huwag na nating antayin pa ang Diyos ang magpalalim sa ating pananampalataya sa Kanya. Huwag na nating ang Diyos pa ang mag-initiate sa ating buhay para ikaw ay sumampalataya at maniwala sa Diyos. Katulad ng bayang Israel, nung ang Diyos na ang mag-initiate para ang bayang ito'y manampalataya, ano nangyari? Destruction ng Temple of Jerusalem. Pagkawatak-watak ng bayang ito sapagkat sila'y sinusubukan ng Diyos sa kanilang pananalig at pananampalataya. Kaya ngayon, tayo naririto, nawa, lumalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Huwag na nating antayin pa na ang Diyos mismo ang magpaluhod sa iyo. Ang Diyos mismo ang magsabi sa iyong maniwala ka sapagkat masakit yan. Napakahirap niyang tanggapin. Nung dati ayaw mong sumimba, pag ang Diyos ang nanguna sa iyo, ang maghapon ay kulang. Dati ayaw mong lumuhod at magtiwala sa Diyos, ang isang oras sa pagluhod, dati walang pagluha, ang isang oras may laglag ng luha sa iyong mga mata. At kulang na ang isang oras pag ikaw ay lumuhod. Kaya mga minamahal, nawa ating palalimin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, yung bayan sumasamot, humihingi ng patawad mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagkisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila na naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Salo sa iyo kahit
kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayun at pagdarasal. Ngayon nga sa 40 lahat ng aming kasalanan sa amin ay likhain, bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa 40 magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay sa nawang bumago at bumuhay sa amin, ay sa naring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsipo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang isa sa mga Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahan na magkumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayun din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, halina at manalangin sa ating Panginoong Diyos upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa imtiyo na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kung kayo po'y mayroong pabeblesan, ninyo pong ilabas at ganoon din ang lahat ng mga mag-e-exam. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong mga kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banalamisay na ialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na